Hello, hello mga ka-Inday. Welcome and welcome back to channel. It's me again. My name is Hilda, ang iyong Inday ng kusina. So for today's video guys, isishare ko sa inyo yung aking prawn thermidor. Unang-una meron tayo ng giant na prawn. Ang gagawin nito ay, ito ay aking kinat na siya sa yung skin niya. Nakat ko na siya. Hihiwaan ko na lang siya pa buo mamaya. Then ito, tinanggalan siya ng mga legs and ng hair dito. So, ganito yan. Unahin na natin to. Ayan. So, i-open lang natin. Ayan. So, ganito lang yung guys. Ayan, na-open ko na siya. Mas easy guys kapag kinat mo na siya ng gunting yung kanyang skin, balat niya. Dahil matigas yun. Then, ikat na lang ulit ng mga matatalas na kutsilyo. At buksan lang ng ganyan. So, kapag ganito guys, may lumalabas. Ito yung kanyang bituka. So, kailangan so, ito na guys, tanggalin. Last na to. Clean up muna tayo. At i-arrange na natin ito sa ating mga at ito na nga guys, i-arrange ko na siya sa ating baking dish kasi dito na tayo mag bake. Medyo mahaba talaga yung aking prawns. Pero okay lang yan. Open lang natin. Ay, sobra. Sobra ng isa. Dapat tinignan ko. Ayan. So, ito na siya. Naka-arrange na siya. Lalagyan na lang natin ito mamaya ng stuffing niya. So, para sa ating ibang ingredients, meron ako dito ng red bell pepper, chopped na onions, ng parsley, chopped na mushroom, breadcrumbs, cheese, ng cream, butter, at ng all-purpose flour. Maglalagay din tayo ng salt and pepper. So, start so ito tayo. Na siya, nagpainit na ako ng pan. So, yung gagawin natin, maglalagay tayo ng butter. Gagawa muna tayo ng roux. So, itong roux na to ay magagamit ito ninyo sa inyong mga lahat. Sa kahit na anong mga klaseng gravy or pang bechamel. Doon tayo nag-start sa roux. So, sa paggagawa nito guys, kung gaano kadami yung butter, ganun din kadami yung all-purpose flour. So, imi-melt lang natin muna ito. At maglalagay tayo ng all-purpose flour. So, unti-unti lang, dahan-dahan lang. Yung ating apoy guys ay mahina lang. So, ayan. Lagyan pa natin ng konti. So, kailangan halo lang ng halo siya para hindi siya mag buo-buo. Then, next natin, ilalagay natin yung ating red bell pepper. At yung ating mushroom. Maglalagay din tayo ng black pepper. To taste lang yan guys. At ng salt. So, naging tiki na siya, guys. Okay lang yan. Maglalagay na tayo ng cream.
pa tayo. At maglalagay tayo ng cheese. Pero magtitira tayo para sa toppings natin. At ilalagay na natin yung ating onions and yung ating parsley. So kung napapansin nyo guys, malagkit siya. Malagkit talaga yan siya. So hindi natin kailangan yung runny kasi ilalagay natin ito sa top ng ating prawns. At maglalagay tayo ng konting breadcrumbs. So ito okay na to. Pero titikman muna natin kung kailangan pa natin mag-add ng salt. Ayan, so okay na siya. Ganyan talaga yung kanyang consistency. Medyo malagkit siya. Okay na siya. Bukod mag-add lang ko ng konting salt. Sarap. Ang sarap. Parang nadamihan ko yung salt. Nako. Huwag naman. So, lagi guys, to taste lang. Tikman ko ulit. Okay lang, sakto lang. So, okay na to. Papatayin na natin. Ilalagay na natin sa loob ng ating prawn. So, ito na siya, guys. Lalagyan na natin ng palaman. Ayan. So, ito yung ating pampalaman. At yung ating cheese. At yung ating breadcrumbs. So, lalagyan na natin siya ng laman sa loob. Itatap lang natin. Lagyan muna na natin siya lahat. Ang sarap nito guys. I-try nito sa inyong mga bahay. At ito'y napakasarap. I-try ninyo para sa inyong medianoche. So actually ito ngayon ginagawa ko para ito sa aming Noche Buena mamaya. Pero hindi ko na ito mai-edit. So malamang may upload ko to after na ng Christmas. So itry nyo ito sa inyong mga medianoche para sa New Year. Ang sarap nito. Sobra. At next guys, ilalagay natin ang itatap na natin yung ating mga cheese. Yan. So, dinadagdagan ko lang siya kasi mas masarap, mas maraming cheese. Eh, medyo pricey yung ating prawns, kaya pabonggahin na natin. Para hindi naman tayo magsisisi. Kumain na tayo ng masarap. Dito marami. Dagdagan ko. Ayan, so parang kinulang ako. Magdadagdag pa ako. Mag-create pa tayo. So next is magtatap tayo ng breadcrumbs. So yung breadcrumbs kasi para meron siya ng crunchy sa ibabaw. Ayan. So ganyan lang.
at atin itong i-bake. So ito siya guys, nagpainit na ako ng ating oven ng 300 Fahrenheit. I-bake natin ito siya ng 10 to 15 minutes or hanggang sa mag-melt lang yung cheese. So ilalagay na natin siya. At magbabalik tayo after 15 minutes. So 10 minutes i-check ko kung okay na, tanggalin ko na siya. Babalik tayo after 10 to 15. So ito na guys, okay na siya. So hindi ko na siya hintayin pang mag-off dahil ito ay naka-20 nga siya kanina. So tanggalin ko na lang siya sa kanyang kalan. Wait lang, ay sa kanyang saksakan. At ito na siya. Yay! Perfect! So ayun guys, ito na yung ating prawn thermidor. At luto na siya. So para sa ating noche buena mamaya. So ayun guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe! Pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay manu-notify ka. At pag-follow naman ako guys sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Maraming salamat sa inyong panunod. At sana'y magkita-kita tayo sa aking mga next video. Bye-bye! Merry Christmas and a Happy New Year! So, New Year na ito ma! Ikita ninyo guys!